Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang araw mga bata! Sa ngalan po ni Tutor Neil Arvin Bautista, ako po si Tutor Lynn ang makakasama nyo sa ating masayang kwentuhan ngayong araw. Masaya ako na makasama kayo muli dito sa ating kwentuhan. Hello din sa lahat ng nanonood na mga magulang, mga kapaguro na patuloy na nakaantabay at nakagabay sa ating mga anak at sa ating mga estudyante. Kaya mga bata, maupo ng mahusay, makinig ng mabuti upang mamaya mga tanong ko masagot ninyo ng tama. Maraming aral ang inyong matututuhan sa araw na ito. Ganun din, karagdagang impormasyon para sa inyong mga leksyon. Kaya handa na ba kayo mga bata? Magsimula na tayo. Pero bago yan, kailangan nyo muna na batayan ang ating mga panood. Hello Trixie, Miss Jesslyn, Noah, Melly, at hello po sa mga taga-Anilaw, Malolos, Bulacan, katulad ni Ma'am Jesslyn, ni Maria Clarita from West Central School, Santa Maria. At ganun din po, maraming salamat po sa mga nanonood from Calibo Pilot Elementary School. Hello rin po sa SDO Pampanga at sa Punong Masle High School. Ngayon mga bata, punta na tayo sa ating kwento ngayong araw. Ayan. Muli ako si Tutor Lynn para sa mga kwento ni Ma'am Lynn. Ang kwento natin ngayong araw ay buhat sa Curriculum and Learning Management Division, Learning Resource Management Development Center, Department ng Regional Office, Region 3. Kaya nagpapasalamat po kami sa pagpapahiram at pagbabigay ng pahintulot upang maibahagi ang kwentong ito na isinulat ni Binibini Eliza by Caloy at Gaya F. Palma. At para sa ating mga illustrators, si Ms. Burley S. Guevara at si Ma'am Janet R. Suma at layout artist na si Ms. Chris S. Guevara.
kaharapan. Ang pamagat ng kwento natin ngayong araw ay ang kambing, aso, at ahas. Mga bata, makinig mabuti. Pero, teka, bago yan, syempre may mga ilang salita na maaaring makasagabal sa ating pagkaunawa sa kwento. Mabuti pa, talakayin muna natin ang mga ito at alamin ang kahulugan ng mga ito sa talas isipan. Talas ng isipan dito sa talas salitaan. Para sa unang salita, ang salita ay paligsahan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng paligsahan? Tingnan ang larawan mga bata. May isa, dalawa, tatlo. Maaaring sila ay mga kalahok. At layunin nila na makuha ang korona, maaaring antropelo, ribbon, o kaya naman ay ang medalya. Ano ang ibig sabihin ng paligsahan? Sige nga, isulat sa comment box. Babasahin natin ang inyong mga kasagutan. Ayan, sabi ni Sid, palaro. Tama, maaaring isang palaro ang paligsahan na salihan. Ano pa kaya ang kahulugan ng paligsahan? Ba, Maria Clarita Padillon, sabi niya, palaro. Ayan. Tama naman kayo. Ang ibig sabihin nito ay isang tagisan, paglalaban, tunggalian o pahusayan sa iba't ibang larangan. Tama, gaya ng nabanggit kanina, si Princess, si Eliza, si Elise, si Jesslyn, Nona Lynn, Art Louie, Mac Lawrence, Elmas, sabi niya, Art Lou, Eliza, ito daw ay pagbibigay ng talent o isang palaro. Kaya tama kayo, layunin natin na makakuha ng ganting pala. Kaya tayo ay sumasama sa isang paligsahan. Maaaring tagisan ng talino, paglalaban sa pahusayan ng pag-awit, tunggalian sa isang laro, o pahusayan sa isang sayaw. Yan ang ibig sabihin ng paligsahan. Mahusay. Ikalawa, kabukiran. Nakikita niyo ba ang larawan mga bata? Ano ang makikita ninyo? Ayan, may mga hayop. Meron tirahan o tahanan o isang bahay. Merong mga puno. Merong mga halaman na tanim. Ayan. Ano ang ibig sabihin ngayon ng kabukiran? Ako ay mamamasyal sa kabukiran. Isulat nga ang inyong sagot. Ayan. May pagbati dito si Jorvin Balakit, Ginayan Malay. Hi, Teacher Lynn. Pwede po bang makahingi ng soft copy ng healthy? Opo, marami po tayo sa ating mga, sa ating DepEd Commons. Maaari po tayong mag-download doon ng ating mga PowerPoint na ginagamit sa Ipilayan. Ayan. Hello, sabi ni Sid, farm. Yes, farm, bukid. Ayan, kaya ang ibig sabihin, tama, malaking bukid o gitna ng bukid. Ayan, ang sarap kayang mamasyal sa kabukiran. May prestong hangin o sariwang hangin. Ayan. Kaya mahusay mga bata. Kaya ngayon, maaari na tayong dumako sa ating kwento. Muli, ang pamagat, ang kambing, aso, at ahas. Makinig mga bata. Ayan, umpisahan na natin. Sa isang malayong bukid ay may dalawang magkaibigan. Si aso at si ahas. Ayan, nakikita nyo ba si aso at si ahas sa larawan? O ba, naglalaro sila ng bola? Sila ay laging magkasama. Masaya at laging nagtutulungan sa oras ng problema. Para na silang magkapatid. Kung hindi tinignan,
sa panlabas na kaanuan. Isang araw, sila ay naglalaro ng bola nang may nakita silang kauring hayop na balak tumira sa kabukiran. Hindi nagtagal, silang tatlo ay naging magkakaibigan. Kambing ang pangalan ng kanilang bagong kaibigan. Ito ay mabait at mapagbigay. Makikita niyo ba si Kambing? Madala-dala siyang mga gulay at prutas para kay Ahas at kay Aso. Si Aso naman ay palakaibigan. Bawat makasalubong niyang hayop sa bukid ay kanyang binabati. Aba, pwede palang Miss Friendship si Aso. Si Ahas naman ay minsan mabait. Ngunit minsan kung ano ang gusto niya, iyon na ang nasusunod. Isang araw, nagtungo si Ahas papunta sa ilalim ng puno. Biglang dumating si Aso at Kambing na masayang nagkukwentuhan. Aso, Kambing, tara! Sali tayo sa paligsahan sa pagkanaan na gaganapin sa gitna ng kabukiran. Aaya ni Ahas. Sige, sasali kami. Sabay na tugon ng dalawa. Hanggang mahusay kumanta ng tatlo ah. Habol, Kambing, habol! Kambing, habol! Nandyan na ako! Nandyan na ako, Aso! Masayang naghahabulan sina Kambing at Aso papunta sa lugar ng paligsahan. Hay, ano ba kayo? Magpapaiwan na lang ako. Ayoko nang sumali sa paligsahan. Sabi ni Ahas na naiinis habang umaakyat sa puno. Nakarating sina Kambing at Aso sa gitna ng kabukiran kung saan gaganapin ang paligsahan sa pagkanta. Ha? Samantalang si Ahas ay nagtago sa itaas ng puno na inis na inis sa dalawa. Nagpalakpakan ng mga hayop ng tawagin sina Kambing at Aso para sa kanilang pagkanta. Hindi naman kayo mananalo eh. Mapapahiya lang kayo. Galit na wika ni Ahas. Kaya naman, nang manalo sa paligsahan sina Kambing at Aso, ay gumawa kaagad si Ahas ng paraan upang mag-away ang dalawa nilang kaibigan. Aba, ano kaya ang gagawin ni Ahas? Tingnan natin mga bata. Bakit ka umiyak? Tanong Ahas. Away kasi Kambing eh. Malaki niya na mas magaling daw siyang pa kaysa akin. Yung ni Aso. Ay ako, kung ako sa inyo, iwanan mo na si Kambing dahil hindi siya mabuti kaibigan. Uwi ka, ni Ahas. Naku, ano kaya ang mangyayari? Talaga? Ganoon ba? Dapat ang gagawin ko? Tanong ni Aso na tila nalulungkot. Oo naman, para hindi ka na masasaktan, sagot ni Ahas. Sumang-ayon si Aso kay Ahas, umuwi na ang dalawang magkaibigan. Lungkot na lungkot si Aso. Samantala, si Ahas naman ay sobrang saya na may halong ngiti ng tagumpay. Masayang naglalakbay si Ahas patungo sa kanilang bahay
nang biglang may dumampot at umuli sa kanya. Tulong! 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 Tulungan niyo ako! Sigaw ni Ahas. Patakbong nagtungo si kambing sa lugar nang may narinig siyang humihingi ng sakilolo. At mabilis din ang takbo ni aso para sakilolohan si Ahas. Nagkita sila kambing at aso sa lugar kung saan o kung nasaan si Ahas. Tinulungan ni na aso at kambing ang kanilang kaibigang si Ahas mula sa gustong humuli sa kanya. Salamat sa inyo, kaibigang kambing at kaibigang aso. Hiyang-hiya ako sa nagawa kong pagkakamali. Napag-awayin kayong dalawa. Nahihiyang sabi ni Ahas. Kalimutan na natin iyon, kaibigang Ahas, wika ni kambing. Nagkaroon muli ng palibsahan ng mga hayop sa kabukiran. Muling sumali ang magkaibigan sina kambing at aso. Kaya niya yan! Ang sigaw ni Ahas sa dalawa. At laking pasasalamat ni na kambing at aso sa suportang ibinigay ni Ahas sa kanilang pagsali sa palibsahan. Kanta. Sa pagkakataon ito, naging masaya na si Ahas sa tagumpay na nakamit ng dalawa niyang kaibigan. Mula noon ay hindi na muling nag-away pa ang magkakaibigan. Palagi na rin silang naglalaro. Sumasali na rin sa kanila si Ahas sa iba't ibang paligsahan sa kabukiran. Napakaganda ng kwento, hindi ba mga bata? Nakita niyo ba kung papaano naging isang malapit na magkakaibigan ang tatlo? Bagamat sila ay magkakaiba klase ng hayop? Naipakita natin sa kwento ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. Ngayon mga bata, pumunta tayo sa ating tanong. Natatandaan niyo ba? Subukin natin. Kumanda mga bata sa mga tanong ni Tutor Lynn. Para sa unang tanong, ano ang pamagat ng kwento? Ayan, ano daw ang pamagat ng kwento? Ito ba ay letrang A, ang tatlong magkakaibigan? Letrang B, sa kagubatan? Letrang C, ang kambing, aso, at ahas? Ano ang inyong sagot? Isulat nga niya sa comment box. Habang kayo ay nag-isip ng kasagutan, batiin muna natin ang ilan sa ating mga tagapanood. Hello po sa mga tagapanood sa lahat ng mga taga-SBO Aliaga Anak Sanson Elementary School. Hello po Ma'am Marizel Reyes. Hello po sa mga taga-Bugalyon Norte Elementary School. Hello po Ma'am Terence. Ma'am Paula Angelico from SBO Aliaga Anak Bigitlat Elementary School. Kay Ma'am Elise from San Antonio, Quezon Province. Kay Kyle from SBO Aliaga. Hello po sa inyong lahat. Hello po Ma'am Arlene. Salamat po sa panonood. Ano ang inyong sagot mga bata? Ayan. Sabi ni Jorga, ni Princess, ni Thea, ni Rian at ng ating mga taga-panood ay letrang C. Tama ang inyong sagot. Ang kambing, aso at ahas. Mahusay. Susunod na tanong. Sino ang dalawang magkaibigan na palaging magkasama? Sino nga ba yung dalawang ito? Sige nga, isulat ang inyong sagot. Ito ba ay letrang A, si aso at si kambing? O si letrang B ba, si aso at si ahas?
o letrang sikaya, sikambing at si ahas. Ayan, ano ang inyong sagot? Tingnan natin, sabi ni Jenny Carlyan, aso at kambing. Sabi ni Siv, letrang A. Sabi ni Maria Clarita, letrang A. Sabi ni Leandra, A. Ni Bashek, A. Ni Erica, letter A. Si Elise, A. Yun ba ang tamang sagot ay si aso at si ahas? Si aso at si ahas ang palaging magkasama. Ayan. Punta tayo sa pangalawa. Ano ang pangatlo na pala tayo ng mga bata? Ano ang pangalan ng kanilang bagong kaibigan? Ano ang pangalan ng kanilang bagong kaibigan? Isulat mga bata, bagong kaibigan ni aso at ni ahas. Tingnan natin. Ang inyo bang sagot ay kambing? Yes. Ang bago nilang kaibigan, ang pangalan nila ay niya ay kambing. Tama. Si Jenny Carlyan, si Elmas. Okay, yan. Yan ang bago nilang kaibigan. Okay, susunod. Ano ang katangian ng tatlong magkakaibigan? Unahin natin si kambing. Ano nga ba ang katangian ni kambing? Alam niyo ba? Batay sa kwento na ating binasa kanina o inyong narinig, ano ang kanyang katangian? Ayan, very good si Vicky, Art, Louie, Elmas, Nonaline, Yesha, Ping. Humabol sila, si Natalia, si Art, Louie, kambing daw ang tamang sagot. Ayan. Ano ang katangian ng tatlong magkakaibigan? Una si kambing. Yan. Si kambing ay mabait at mapagbigay. Diba? Nakilala nila si kambing na nagdala pa nga ng prutas at gulay kay ahas at kay aso, kaya siya ay tunay na mabait at mapagbigay naman. Susunod, ang katangian naman ni aso. Ano yung katangian na ipinapakita ng aso dito? Yan, sabi ni Leandro, matulungin. Sabi ni Sonia, mabait. Sid, mapagbigay. Aliyah, mabait. Rashid, Jamaica, and Rian, Jesslyn, mabait po. Tama. Ano yung katangian naman ng aso? Siya ay pala kaibigan. Sabi nga natin, pwede siyang maging Miss Friendship. Yan. Kasi lahat ng mga nakikita niya o nakikita niya sa daan ay kanyang binabati. Kaya siya ay pala kaibigan. E kumusta naman kaya si Ahas? Ano katangian mayroon siya? Tama. Minsan, mabait. Minsan naman, kung ano ang gusto niya, yun na ang mas susunod. No? So, yun ang isa sa katangian ni Ahas. O ilan lamang sa katangian ni Ahas. Ayan, susunod. Anong paligsahan naman ang sinalihan ng magkaibigang aso at kambing? Ano yung paligsahan na kanilang sinalihan? Pagsayaw ba? Pagpipinta ba? O ano? Sulat nga natin. Ayan, tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ang paligsahan na kanilang sinalihan ay paligsahan sa pagkanta. Mahusay! Susunod, ano ang ginawa ni Ahas nang manalo sa paligsahan sina kambing at aso? Diba, hindi na sumama si Ahas sa paligsahan? Nagsungit pa nga siya. Sabi niya, ay, dito na lang ako sa taas ng puno. Hindi na ako sasali sa paligsahan. Naiinis pa nga siya nung sinabi niya iyon, hindi ba? Hindi kayo mananalo, sabi pa ni Ahas. Ano yung ginawa ni Ahas nung nalaman niya na nanalo pala sa paligsahan sina aso at kambing? Anong kanilang ginawa? Anong kanyang ginawa? Tama, gumawa kaagad si Ahas ng paraan upang mag-away ang dalawa niyang kaibigan na sina kambing at aso. Magsana ganun mga bata, ha? Kailangan ipakita natin ang suporta natin sa ating kaibigan. Huwag maiinggit. No? Sabi nga ni Nonaline, pinag-away. Oo, tama. Sabi ni Elise, nag
nagalit. Yan, sabi ni Leandro, pinag-away. Sabi ni Ting, pinag-away. Si Art Louis, si Sid, si Thea, si Jamaica. Sabi ni Noah, tama, pinag-away sila. No? Huwag ganun mga bata. Hindi magandang halimbawa ang ginawa ni Ahaz. Susunod, sa kanilang pag-aaway, nagkasundo bang muli ang magkakaibigan? Si Ahaz, si Kambing at si Aso? Opo, o hindi po? Isulat ang sagot. Nagkasundo ba sila? Ayan, tama kayo. Opo, nagkasundo sila. Tama si Erica, tama si Elmas, si Lance, si Lancer, si Marvel. Ayan. At yung mga sumagot natin, tama sila. Nagkasundo sila. Ngayon mga bata, ano naman ang naging wakas ng kwento? Ano nga ba ang naging wakas ng kwento natin? Naging mabait na ba si Ahaz? O ganun pa rin yung kanyang ugali? Alam natin. Tignan natin ang inyong sagot, mga bata. Hindi na muling nag-away pa ang magkakaibigan. Ayan. Palagi na rin sila naglalaro. Sumasali na rin sila o sumasali na rin sa kanila si Ahaz sa iba't ibang paligsahan sa kabukiran. Yun? Nabatid ni Ahaz na hindi maganda ang kanyang ginawa. Kaya naman, hindi na siya muling nakipag-away. Naging mabait na muli siya sa kanyang mga kaibigan. Sa katunayan nga, gaya ng nabanggit natin kanina, masaya na ulit silang naglalarong tatlo. At kapag nakikipagpaligsahan sa pag-awit si Kambing at si Aso, sumasali na rin si Ahaz. Ayan, napakaganda ng ating kwento mga bata, hindi ba? Pero, teka, may nakalimutan pa tayo. Ano naman ang aral o gintong aral na nakuha natin sa kwento? Ano ang moral na maaari natin makuha sa kwento na magsisilbing patnubay o gabay natin sa araw-araw? Sige nga mga bata, magbigay nga kayo ng mga aral na natutuhan ninyo sa kwento na ating binasa. Okay. May mga pagkakataon na minsan, kahit sila ay ating kaibigan, parang merong inggit. Pero tama ba yun, mga bata? Hindi tama yun. Okay. Sabi nga ni Elmas, huwag makipag-away at laging makipagkaibigan. Sabi ni Sonia, huwag pong makipag-away. Dapat po hindi mainggit, sabi ni Jesslyn. Sabi naman ni Alisa, maging pala kaibigan at maging patas po. Ayan. Ni Leandro, mali po magsinungaling. Sabi ni Thea, maging pala kaibigan. Sabi ni Elise, huwag makipag-away sa kapwa. Natutunan ko po na huwag maging makasarili, sabi ni Yani. Sabi ni Jenica, maging masaya tayo kung masaya din po ang kaibigan mong maging pala kaibigan na rin. Huwag pong makipag-away, sabi ni Ping at sabi ni Julia. Gayun din, sabi ni Jenica, ni Alice, aba magagaling mga bata, tama ang inyong nabanggit. Kaya sa may king pananalita, ang isang mapagmahal na kaibigan ay laging maaasahan sa oras ng kagipitan. Masaya siya na makita kang matagumpay sa iyong nakamit. Ayan ang isang magandang aral na nakuha natin. Tama naman kayo, huwag makipag-away, huwag maging makasarili, huwag
palaging maging kalakaibigan. No? Yan ay ilan lamang sa mga aral na ating natutuhan ngayong araw sa ating kwento. Kaya mga bata, maging mapagmahal sa kaibigan. Sa kahit anong paraan, maaari natin itong ipakita. Sa iba't ibang paraan, maaari natin itong ipadama. Kaya masaya ako na bawat isa sa atin ay natuto ngayong araw sa kwento na ating ibinahagi sa inyo. Kaya mga bata, patuloy lamang po na makinig, manood sa ating tutorial o online tutorial dito sa Itulay. No, mamayang hapon po, makakasama natin ang ating mga tutor para sa Filipino 1 mula sa grade 1 hanggang grade 5. At makakasama rin po natin mula sa grade 6 hanggang sa senior high school. At kasama pa ang ALS. Kaya antabayanan po mamayang hapon. Patuloy pa rin po na manood ng tutorial online sa Itulay dito sa DepEd Philippines FB page. Gayun din sa EdTech Unit FB page, EdTech YouTube channel, at sa DepEd TV YouTube channel. Maraming salamat din po sa mga nanood sa DepEd SBO Pampanga. Patuloy pa rin po na manood sa ating DepEd TV. Ang ating pang DepEd TV ay mapapanood naman sa DepEd TV Signal, IVC 13, TV Plus, GMA, Affordabox, Sky Cable, Solar Learning, at sa ating mga online platform sa DepEd TV YouTube channel, DepEd TV FB page, DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit. Hey, maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nag-aral at natuto. Hanggang sa muli! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!